Ito mga buting-ting, meron tayong huling ibon dito sa breeding area natin. May nakatakas sa ibon. Oh no! Pamalakas na nating mob viewing opaline na possible split dan. Ayan, palipad-lipad dito sa loob ng guluhan natin. Kanina, kasama niya pa yung kapares niya. Pero nahuli na natin. Ayun, hindi ko na video kasi wala akong hawak na camera. Pagpasok ko dito, magpapakain lang sana ako. Ayan, so nakawala itong isa na to kasi hindi masyadong nailak ni Mami Buting-ting itong pintuan nila dito. Ayan, so si Mami Buting-ting kasi yung nagpapakain sa mga alaga natin ng ilang mga araw kasi nga nagkasakit ako. So hindi ko maasikaso, bawal ako lumabas ng bahay, kailangan magpahinga. So ngayon, kahit pa paano medyo okay na ako, kaya sabi ko tulungan ko na siya magpakain. Ayan, so bago ko buksan itong pinto, no, tinatanggal ko na sana yung padlock. Nakita ko may lumilipad-lipad sa loob. Ayan, yung dalawa na yun, magkapares na possible split dan natin. Ako po nasabi pa yata. Ay, binabalikan na yung kapares niya. Oo, di ba? Pares silang dalawa eh. Ayan, so buti na lang, napansin ko agad. Kasi kung pumasok man ako bigla, binuksan ko ng medyo malaki-laki yung pagkakabukas na itong pinto natin, malamang baka nakatakas yung mga ibon natin dito. So, sayang naman, possible split dan yan. Ayan. So, namiss ko na rin pakainin yung mga yan kasi lakarang akong hindi nakapunta dito. Dahil nga, nagkaroon ako ng trangkaso. So, ngayon medyo masakit-sakit na lang ako sa ulo ko. Pero kahit paano, okay na. Ayan, di na rin nilalagnat. Ayan. So, ito uli na natin. Ito, mob viewing opa natin dito. Dahil delikado, baka makawala pa. Sayang naman. Sige, bird pa naman sa atin to ni Sir Jeffrey De Los Santos. Hindi ko lang alam kung paano ako makikipaghabulan sa kanya. Dahil nga medyo kahit pa parang may nararamdaman pa tayo. Nakisabay pa. Etong ibon na to. Huwag mo na akong kahirapan. Maka mabinat ako, boy. Yun. Ito, huli siya. Wala ka buting-ting. Yung mob viewing opaline natin. Ayan. Buti na lang. Hindi ako masyadong pinahirapan. Nahuli ka agad natin. Ito, babalik ko muna sa kulungan. Ito ang ating mob viewing opa. Ayan, ito. So, balik ka na. Yan sa asawa mo. Kukulit nyo. Bakit kasi kayo lumabas pa? Ito yung dalawa na yan. Mabuti na lang yung isa. Nahuli ko kagad. Ito, medyo may lapalan ng konti ito pagka nakawala. So mabuti na lang, na-secured na natin sila ngayon. Nahuli na natin. Paka-lock na lang natin ito. Tsaka i-bili na lang natin kay Mami Buting-ting yung tamang pag-lock ng pinto na ito. Kasi DIY ko lang itong pinto na ito eh. Ayan, wala kasing maliit na pinto dito. Or dito pala, dapat dito yung maliit na pinto ng 17x30. Kasi medyo iba yung style nito. Iba yung design nitong isa na to. Hindi katulad nitong mga pinturo ito. Dito, dapat magpapakain. Ayan, dito. Yung mga naaangat. Diba? So, itong isa na to, wala. So, dito ko na lang nilagyan ng maliit na pinto. Kasi masyado malaki yung spacing ng pinakapatigas na alambre niya. Unlike dito, mababa lang. Ayan o. Ito, maliit lang. Tignan nyo, pag sinuntay natin dito, laki ng pagitan, no? Laki ng diferensya. Sa dumalaki yung pinto, kaya dito ako gumawa. Yung baguhin ko na lang, yung dibaba na lang, yung gagawin ko, hindi na hindi ganyan. Para laging nakababa, laging nakasara. Yan. Tapos ito, mayroon tayong update ngayon, mga kabuting-ting, sa mga bubwit nga na natrap dito sa loob ng ating breeding area dahil nga sinild natin, di ba? Yung nakaraan, pinakita ko sa inyo, nakasild. Yan kulungan natin para hindi na napapasok ng mga bubwit. Pero meron nga ilang mga natira dito kasi habang sinisilid ko, nandito sila nagtatago. So nakadali na ako doon ng 5 nung nakaraan bago pa ako lagnatin. Tapos ngayon, eto, ngayon na lang ako nakabalik. May kakaibang nangyari mga kabuting-ting sa mga bubwit na natrap dito sa loob. So hindi na sila makalabas. Na-stress yata. Mukhang nagbikti yung isa sa mga bubwit. Ayun, yun. Ayan, yun. Napasabit siya mga buting-ting, no? Naman. Siguro, ginawa niya, pinilit niya, tapos naipit yung paa niya. You know, paa or buntot ang naipit. So, nabubulok na nga eh. Hindi siguro napansin ni Mami Buting-ting tong isa na to. Ayan, medyo malabo din kasi mata niya.
So ayun, medyo labitan pa natin ng konti. Kasing kamera. Ayan o, ayan. Ayan na ilaw. Ayan siya, kabuting ting. Diba? So siguro mga ano na to, tatlong araw na dito to. Nasisira na siya, nag-glass na. Kailangan maalis na natin siya. Ayan. Na-stress na, hindi na makalabas dito sa breeding area natin. Tapos meron pang isa. Ayan o. Ito, nakikita niyo ba yung tapunan natin ng pinag-ainan nila, pinagbalatan. Oh, ayan, may gumagalaw. Ayan, napakaliit. Baby yung baby. Oh, si baby, ano, baby ratty cat. Ay, ratata pa lang pala niya, nag-ebol. Ayan. So, itong isa na to, eh, siyempre, hindi na pwedeng makawala ng buhay dito sa lagi ng patawa na to. Kaya mamaya, eh, goodbye. Ratata na siya. Kasi ito sila ko ako, ayan, kamustahin natin. Kamoy! Pony! Medyo maligot pa ako ng camera. Ayan, tagal ko rin silang linawin ang mga kabutong ito. Dahil medyo nagpahinga muna ako. So hanggang ngayon yun, may masakit pa rin yung katawan ko. Natrangkaso ako eh. Ayan, makulit kasi. May video pa rin kahit na may nararamdaman na. Nabinat pa. Ayan, pero ngayon okay na rin. Ayan, konting gamot na lang. Okay na rin. Sa ito mga kabuting ting, bibigyan ko na rin ngayon ng konting update dito sa inakay na nilagyan natin ng brace sa paa nung nakaraan. So ilang araw na rin kasi yung lumipas nun. Yung video kasi natin kahapon na in-upload, eh matagal ko nang na-record yun. Kaya lang hindi ko na nagawang i-edit pa dahil nga tumuloy ng trangkaso yung nararamdaman ko. Ayan, malikot pa yung kamay ko ngayon. Masyadong gamit ng maayos na medyo nalalata pa ako eh. Ayan, so eto siya mga kabuting ting. Okay naman siya, di ba? Ayan, oh. So nakakatayo na rin siya, ayan, di ba? Nakakatayo na yung ibon natin. Yan nga lang, hindi naman siya makakapaglakad ng maayos pa. So patumba-tumba pa yan kasi nga nakatape yung mga paa niya, di ba? So hindi rin siya masyadong makakalakad-lakad. Pero at least nakatayo siya. O, oh, ayan o. Oh. Di ba? So hindi na nakasalampak ng todo yung paa ng ibon natin, maayos-ayos na siya. So isang green opaline yan na possible split tail fallow. Yan. Inbreed mga kabuting ting, anak ng tatay sa anak niya. Ayan, so baliya po niya to, na anak niya pa. Etong ibon na to. So yun ang muna yung video natin for today mga kabuting ting. Ayan, isang maikling update lang at saka sa nangyaring pagtakas ng dalawang poster natin dito. Ayan, so hindi ko na masyadong haabaan to para hindi ako masyadong mabinat. No? Yeah, wala na akong boses, no? Ayan, yeah, kaya dapat lagi kayong mag-ingat. Ang ting-ting kapag ka umuulan, mag-shoot na lang kayo ng sombrero. Saka ng payong. Ayan, so bago pa ako mawala ng hinanga, no? Like, share, subscribe. Ingat, mga kamuting-ting.